nananatiling hati ang pananaw ng mga senador sa ilang kontrobersyal na panukalang batas tulad ng SOGIE, Anti-Discrimination at Divorce Bill. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sabi ni Senator Risa Hontiveros, 19 sa kanyang kasamahan sa Senado ay pumirma sa committee report hinggil sa kontrobersyal na panukalang SOGIE Bill. Kaya hinihikayat niya ang bagong liderato ng Senado na tumindig para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Ngayon tinaguri ang Pride Month. Pero kay Senate President Francis Escudero na mismo nang galing, mas may tsansa pa ang panukalang anti-discrimination law sa Senado na maipasa. Kaparehas din ang tingin dito ni Senator Joel Villanueva. Sa pagkakaalam ko, may mga panukalang amendment dito sa bill na ito bago ito tuluyang mapasa. Pero sa kwentuhan din, bago pa man ako naging tagapangulo ng Senado, mas malaki ang tsansang makapasa ng anti-discrimination kumpara sa SOGIE bill, unless nga yung mga amendments ay mapagbibigyan. For me, as the former chairperson of the Senate Committee on Rules, tayo ay mag-a-adhere pa rin. Still, kahit na hindi na tayo chair, mag-a-adhere pa rin tayo doon sa decision ng majority. Sinagot naman ni Villanueva ang mga kritisismo na pinupukol sa kanya sa SOGIE. Doon sa mga nagsasabing si Joel Villanueva ang dahilan, bakit hindi nyo kausapin yung mga senador? Bakit hindi nyo kausapin ang majority ng miyembro ng Senado at sabihing ilabas yan at doon dalhin sa plenaryo? Because I have no problems debating with it. Hinggil naman sa isa pang kontrobersyal na panukalang divorce. Ayon kay Escudero, batid naman niya ang mga lumalabas sa survey. Pero sa kabila nito, nakita ko niyan, yun naman talaga yung survey kahit noon pa. Subalit, nananatiling pareho naman yata yung posisyon ng mga senador kaugnay nito, pabor man o kontra. Sa panig ko, sa kasalukuyang version na pinasa sa Kamara, tutol ako doon. Maliban na lamang kung tatanggap din sila ng ilang amendments. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.